Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Mga taong nabubuhay sa pananalangin ay mga taong hindi nawawalan ng pusong naglalagablab para sa Diyos. Isang klase ng pag-ibig ng Apo, hindi namamatay, hindi bumababa, kundi pataas ng pataas. Sa uri ng pusong hindi nawawala ng kabigatan sa mga nangangailangan. Anong klaseng tao, mahirap mayaman, sa anumang bansa, sa anumang sulok ng mundo. At lahat ng opportunity gagamitin, birthday, dedication, business, graduation, retreat, conference, seminar, fellowship, friendship, to save souls. To bring them to the cross. Ang nakikita niya, hindi kasalanan ng mga kasalanan. Ang nakikita niya ay pangangailangan nila ng Savior. Pangangailangan ng kaligtasan. Kaya when we pray, we remind God, Lord, sinabi mo sa salita mo, pag malakas ang sikat ng araw, hindi kami tatabala ng init. Pag masyadong malamig, hindi kami sisipunin. Sinabi mo yan. So we have to pray and remind God. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, kalinisan ng puso. And those who believe will be baptized, and this sign, the work of God, the wonders of God, the power of God will accompany those who believe. Are you ready to receive your miracles and blessings? Experience God's glory and learn His powerful word through our host, Apostle Renato D. Carillo. Oh,
Jesus Christ.
Be seated, please. Stretch your hands as you sit in His sweet presence. Thank you, Holy Spirit, for your sweet presence in our midst. Sing it very, very soft, so soft. Father of life, seated on your throne of grace, it's only by your mercy we are saved. Lord, you have said, if we call upon your Lord,
Ang Jesus Shield ay sagot sa panalangin. Hindi siya bunga ng division, ng ambisyon, o ng koalisyon, o di saan ng isang organisasyon. Umithiin ng sinumang tao, siya ay sagot sa panalangin. Nagpa siya ang Ama na magtayo ng isang ministeryong silang sa puso niya. Nagkabubuhay ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Nagkasabay nun siya nagligtas ang isang tao. Sinilang sa puso niya, ginawa niya apostol. Nilagyan ng kabigatan. Tinuro ang magayon at manalangin upang maipanganak ang Jesus is our shield. Siya bunga ng araw at gabi encounter sa Diyos. Hindi mabilang na panalangin, oras, araw, linggo, buwan, taon, walang piniling panahon. Ang lahat ng isinilang sa puso ng Diyos, bunga ng panalangin, ang tanging mabubuhay na matagumpay sa ibabaw ng mundong ito. Because only when we pray that God begin to construct, God begin to build, God will begin to erect, to establish something that will shake the world, will make hell tremble, will cause the devil and demon in hell to scream. Lahat ng isinilang sa puso ng Diyos, na bunga ng panalangin, pag-aayuno, pinagpaguran, pinaghirapan, pinagtayaan ng buhay ang tanging matagumpay na iglesia ang nakatayo sa ibabaw ng lupa. Tanging buhay na ayaw makita ni Satanas, na yung pangalan lang nila ayaw niyang marinig. Dahil sila'y mula sa Diyos, na kanyang kakalimutan niya. Si Apostle John ay bunga ng panalangin. Sabi niya sa akin, anak, humingi ka pa ng isang anak sa akin. Namingi ka ng isang anak. Yakin ko siyang apostol. Susunod sa yapak mo, and I obey the Father, at naisilang si Apostle Renato Carillo God Jr. Kailang maintindihan ng church ang naintindihan niyo. Anong bagay na hindi dumaan sa panalangin ay hindi magtatagumpay. Anumang bagay na hindi buwan ng panalangin, ang existence niya ay temporal. At kahit si Satan ay talunan, hindi na kaya ang onslaught ni Satan. God must be there. Everyone must be birthed through prayer because the Lord Himself followed that principle. Kaya ganun kalaki ang demand niya na mabuhay tayo sa panalangin. Marami kong nakasabay sa programa ng Oras ng Himala sa radio. Iba pa nga nauna sa akin for many, many years. Long years, iba ay 10 years, 20, 30, even more than that. Pero hindi sila tumagal. Kahit may mga supporter, may mga pera,
May mga negosyanteng sumusuport, meron pa sila advertisement, hindi sila tumagan. Nawala sila. At ang problema, hindi nakabayad. The drain yung treasury nila. At yung inaasahan nila mga negosyante supporter ay nangabankrap ang negosyo. At ang iba ay naging unfaithful. It is simply because they were there. Hindi dahil iyon ay sagot sa panalangin o sila ay bunga ng panalangin. They were there because many decided for them to be there. Nag-offer ng mga pera, support, pero ang oras ng Himala ay hindi ganun. Nagpunta ako ng radio, walang inaasahang supporter at sino mang tao. But God alone, siya ay bunga ng panalangin. Bunga ng weeping at groaning. Nangawala na sila, tayo ay hindi nawala. At kayo ang saksi. Wala ako alam na ministry sa buong Pilipinas ang may ganyang karaming radio programs kagaya ng oras ng Himala. At ang pagdami ng mga programa natin ay sagot sa panalangin. Ang Diyos ang nagbubukas ng pinto, siya rin ang nagsasara. At ang ating mga panalangin ay inilalagay tayo palagi sa panahon ng Diyos. Hinahanda kasabay ng pagbubukas niya ng mga oportunidad at mga pintuan. At pag nakapasok tayo sa sinumang lugar na pinapuntahan niya at pinaglagyan sa atin, ay hindi na tayo mawawala. Magiging pag-aari natin siya, nagaya ng bansa natin, at siya ay dadagdagan ng Diyos. Hindi ng television, madaming dinaanan, maraming banta, maraming threat, maraming bumibili ng mga programa natin. Lahat ng pwersa ng Diablo ay ginamit niya para tanggalin tayo sa TV at sa radio. Maging na nakalipas ng mga buwan, the devil is working consistently para hindi tayo makapasok sa mga bagong television programs. But he failed. Dahil ang lahat ng yan ay sagot sa panalangin. Hanggang may nananalangin, si Satanas ay walang kakaya magtagumpay dahil ang Diyos ay walang tigil sumasagot sa panalangin. Maging sa bayarin sa telebisyon, maraming ginamit ang Diablo. And I don't say this para saktan ang kayong mga anak dahil ako rin ang masasaktan because God knows how much I love you more than my life. But I have to say this. I must say this. I need to say this. Maging sa bayarin sa TV, maraming ginamit ang Diablo para yung mga pledge nila ay huwag ibigay. Para yung mga pangako nila ay hold. Para magkaroon sila ng desire na mag-excel sa giving, ay huwag tumuloy. Kahit maraming panawagan, maraming paabot. Maraming payo, maraming paalala. And again, hindi ko sinasabi to hurt you, my children. Hindi ko pwedeng gawin yun. But I must say the truth. Kahit anong panawagan, anong paabot, anong prophecy, anong revelation, ang daming testimonies. Ay hindi natin na-reach out ang sapat na pera para ibayad. Kaging sa bago nating television, may prepared for almost 3 months. But I am shocked na bago tayo mag-airing, ay sure tayo na hindi tayo nakakalahati. It shocked me a lot. Pero still, na-air pa rin ang programa natin. At sa 2 linggo siyang airing, milyong Pilipino ay nagpapasalamat sa Diyos. 2 weeks pa lang yun. Grabing testimony ang ginawa ng Diyos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sabi ko, grabing testimony ang ginawa niya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang tayo nakabayad. Nakabili ba tayo ng gamit na hindi birong halaga? Parang sa unay gumanda, ang picture ay gumanda. Lahat ng yun ay sagot sa panalangin. Nagkukulang ang mga tao kahit anak ng Diyos, sinasadya o hindi. Ang Diyos ay tapat sa salita niya. Ang panalangin ay kailangan niya. Ang paglabas ng mga intercessors ay sagot sa panalangin. Hindi tinawag ng Diyos sa mga unang intercessors galing Luzon, Visayas, Mindanao, galing ibang bansa. Iba inalang tahanan, iba yung mga professional, iba yung mga negosyante, iba yung mga guro, iba yung mga missionary. Tinawag ng Diyos. Pinagsama-sama. Yan ang personal intercessor ni Tatay. Lahat yun ay sagot sa prayer.
Lalo makita akong pangangailangan sa bansang ito. Nasa kalsada tayo. The Holy Spirit moved me to pray. And I said to the Father, bigyan mo po ako ng mga intercessors. Babalik na rin ko Pilipinas. And weeks later, ang mga hindi ko kilala ay pinadala ng Panginoon. At mga hindi magkakakilala ay naging magkakakilala. At nasimulan ang 16 na 40 days, ang 32 na 40 days, ang walang tigil na 40 days. Nasimulan ang 24/7 na prayer meeting araw at gabi. Aking mga anak, alam namin ay natutulog sa banggo. Mula sa 15 Avenue hanggang Shuttle, lumaki ang mga anak namin sa bangkong matigas dahil sa walang tigil na prayer meeting. Hanggang 814, hanggang MLI, Maya to Cinema. At muli naglagay ang Diyos ng kabigatan. I was praying sa City Tower. The Lord visited me and He said, Son, humingi ka sa akin ng 1,000,000 intercessors at bibigyan kita. At humingi ako ng 1,000,000 intercessors. At hindi lang 1,000,000 intercessors ang ibinigay niya sa akin. Mga Living Lies Youth na walang gagaya at Living Lies Congregation na walang gagaya. At hindi lang sa buong Jesus Shield siya nagtayo. Maraming nananalangin kay Tatay yung taga-ibang fellowship, iba't ibang klaseng tao, iba't ibang lahi, iba't ibang kulay sa buong mundo, sa body of Christ. You will never experience any failure kahit may opposition when you live a life of prayer and fasting. Hindi po sapat na manalangin, you have to take it seriously. You must do it with all your being. You must do it with all your heart. You must do it with determination. Kailangan gawin mo yung gabi, araw-araw gabi. Kasi alam niyo talaga, ang totoong panalangin, wala namang oras yan eh. Lumaki ako sa katotohanan ng inang panalangin, walang oras. Dahil ang pangangailangan ng buong mundo, hindi per ora, hindi per araw, hindi per weeks, hindi per months, hindi per year. Ang pangangailangan ng mundo, araw-araw ay nakikita natin. Ang pananalangin ay walang oras. Ang pananalangin ay produkto o pagkaunawa, pagkaintindi ng katotohanan ng kung walang pananalangin ay walang maliligtas. Walang gagaling. Walang lalaya. Walang buhay na mababago. Walang mapapagpala at walang gawa ng Diablo ang masisira. Kaya ang nakakaintindi ng bagay na yan ay nakakaintindi ang pananalangin ay walang oras. Those who understand what I'm talking about are people whose heart is always burning in great love to Jesus and for the salvation of the lost. Nasa closet o wala sa closet, nasa sasakyan o naglalakad, nasa Pilipinas o nasa isang bangsa, nasa aeroplano o nasa airport, kahit saan siya nandoon, they're praying. Ang puso ay naglalagablab, nagbabaga. Naray hindi nyo makita ang nakaluhod sila, nagpapalaho ng iyak, but deep within their heart are crying. Their spirit is interceding, groaning. Kaya ang mga taong nabubuhay sa pananalangin ay mga taong hindi nawawalan ng pusong naglalagablab para sa Diyos. Sa klase ng pag-ibig ng Apo, hindi namamatay, hindi bumababa, kundi pataas ng pataas. Sa uri ng puso, hindi nawawala ng kabigatan sa mga nangangailangan. Anong klaseng tao, mahirap mayaman, sa anumang bansa, sa anumang sulok ng mundo. At lahat ng opportunity gagamitin, birthday, dedication, business, graduation, retreat, conference, seminar, fellowship, friendship, to save souls. To bring them to the cross. Ang nakikita niya, hindi kasalanan ng mga kasalanan. Ang nakikita niya ay pangangailangan nila ng Savior. Pangangailangan ng kaligtasan. At naman niya ang kalungkutan sa puso ng Diyos pag nakikita niya mga anak ng Diyos nag-aaway na walang kabuluhan. Hindi na mabago ugali, paikot-ikot lang. Nung kabataan siya, yun siya. Nung katandaan niya, yun pa rin siya. It breaks the heart. But it's all nonsense, a waste of time.
useless. It don't hurt the devil. It don't create disaster in the kingdom of the devil. Yung mga nagdadamot sa Diyos, it breaks their heart. Yung pinagpala ng gusto, mga negosyante, pinayaman, pinag-abroad, nilagdagan ng sweldo, but they limit God. It breaks their heart. It makes them cry because it affects the work of God. And not only it affects the work of God, it affects their unlimited blessings. Yung nakatanggap na revelation mula sa Bible, pababa sa kongregasyon, pero hindi nilalakaran. At ang paglakad ay putol-putol, it makes them cry. It disturbs them. Kapag binuksan niyo yung puso nila, may mga sugat. The pain was there. Not because of sin or self-pity or bitterness, but because of their disobedience to God. Ang lahat ng lugar na pinuntahan natin ay sagot sa panalangin. Kapag kasalukuyan, kita natin itong lugar na ito, kung paano siya ni-renovate ng Diyos, dinevelop mula sa wala, na itayo mga building. Sagot sa panalangin. Yung dwelling place, sagot sa panalangin. Yung perang itinayo, sagot sa panalangin. Niluha namin ni Nanay araw at gabi hanggang ngayon ay niluluha namin. Hingi ang karunungan niya kung paano mapapabilis ang pagtatapos nito na hindi kumasas ng malaki. Hingi ng mga tamang tao, hindi lang mapapagkatiwalaan, kundi may wisdom, may expertise, may knowledge. Marunong manalangin, marunong i-dissolve si Satan, marunong maging transparent, marunong maging credible sa lahat ng bagay. Ang lahat ng tinirahan namin, dinupahan namin, ay sagot sa panalangin. Kaya kahit saan kami ilagay ni Nanay, ay wala kaming reklamo. May gera man doon, may warfare man doon, we take it. We face it, we confront it, because we know may plano ang Diyos, ba't kami nilagay roon. We don't run the battle. We stand still and see the salvation of the Lord. Yung napangasawa ng aming mga anak, isagot sa panalangin. Bata pa, ang mga bata, alam ko isang araw mag-aasawa sila. I pray earnestly, at ang sabi ko kay Nanay, join me. Sabi niya, saan? Manalangin tayo mga pangasawa ng mga anak natin ay ang perfect will ng Diyos. Kasi alam ko, maraming dadaanan, ang tatlo. At sa murang gulang nila, ay hindi mawawala ang temptation. And I pray earnestly, asking the Father again and again. Lalo na nang sila po'y nagdadalaga at nagbibinata. Ako siya'y magpapadala ng mapapangasawa ng aming mga anak. Yun ang perfect will niya. At yun nga ang nangyari. Ang maganda kasi, pag perfect will ng Diyos siya, kahit anong gawin ng Diablo, talo pa rin siya. Panalo pa rin tayo. Dahil ang will ng Diyos, kahit minsan, kahit girahin mo yan, kahit guluhin mo, hindi natatalo yan. At doon sa mga involved sa will ng Diyos, ay natututo lang at nagiging daan para mag-mature. Mga kamerang ginamit natin kung saan bibilin, lahat yan ay sagot sa panalangin. Yung mga chapters na nabuksan, hirin ang bro, lalo nga hindi maawat ang pagdami niya. Wala akong tigil na nalangin araw at gabi, humingi ng tulong sa Ama. I-guide ako sa lahat ng mga chapters na ito. Napakarami. Dahil alam ko madaling maglagay ng tao. Pero hindi ko kailangan maglagay ng tao. Kailangan ko itamang tao. Dahil ang mga chapters na nabuksan, ang mga kaluluwang dinala ng Diyos sa atin, ay buhay ng panalangin, pinagbayaran ng marami ng buhay ng panalangin pag-aayo. No? Kaya kailangan hawak ay handang magbuwis ng buhay at mamahalin sila kagaya ng pagmamahal namin ni Nanay mula sa Panginoon. Hindi sila pagsasamantalahan. Hindi pag-iimbutan kung ano meron sila. At kung anong panawagan ng Diyos sa Central Church, ay bababa sa lahat, ipapatupad. Na walang pasubali dahil siya ay utos ng Diyos. Walang reservation sa buhay, walang ambisyon. Na kung ano yung nakitang ehemplo sa amin ni Nanay, ay siyang kinabuhay. Kung paano kami tumulad sa Panginoon. Walang hidden agenda. Walang wickedness, walang unrighteousness, walang foolishness. Walang wrong motive. Ang tanging nais natin ay maluwalhati ang Ama at matapos ang mandate. Period. Kayong lahat na nandito, pati mga kapatid nyo, hindi nyo pa nakikita sa buong mundo, araw-araw, lahat yan ay answers prayer.
Pati ang well transfer ay answers prayer. Kaya abot-abot yung aking pagtuturo, payo, paalala, nalakaran ng mga anak ko, kayong lahat ng mga panawagan na yan, ng mga turo na yan para makwalify kayo sa well transfer. Ay kung titingnan nyo, dinidetalye ko yung kondisyon ng Diyos. Inisa-isa ko, pinaliliwanag sa inyo. Dahil hindi ako kagaya ng maraming, hindi man nila siguro sinasadya, pero kulang sa pagkaunawa, itinuturo lang na may well transfer at akala ng mga nakikinig kasi kongregasyon nila, lahat sila ay receiver na ng well transfer. Eh hindi po tayo ganun. Sinasabi ko kondisyon. Dahil hindi ibibigay ng Diyos ang kayamanan ng mga likot, kayamanan ng laki sa mga anak niya na umaatin lang. Ang hinahanap niya ay patay sa sarili. At ang mahal ay ang Diyos, hindi ang pera. Na nung binigyan ng negosyo, ay nakakaintindi na ang negosyo ito hindi kanya, kundi sa Diyos. At anumang araw at oras na kunin na Diyos yung pera para ibayad sa TV, ay ibibigay niya. Pagkakaunawa, na nagdagdag ang Diyos ng negosyo, pinalaki negosyo, pinagpala, pinalawak, upang ibibigay sa Diyos ay dagdagan niya at huwag niyang limitahan. So, kung inyong pag-aaralan, napaka-consistent kung nagpapaalala. At kung inyong iintindihin, lagi kong sinasabi, para huwag kayong mag-struggle sa pagbibigay, huwag niyong kakalimutan ang may-ari ng lahat ng meron kayo, eh ang Diyos, hindi tayo. At ang priority ng mga perang yan, ng mga kinita na yan sa negosyo, mga sweldo na yan sa trabaho abroad, barko ka man, UAE ka man, Amerika ka man, Japan ka man, China ka man, Taiwan ka, Singapore, Europe ka man, Luzon ka man, Visayas, Mindanao, Taiwan ka man, Saudi Arabia ka man, Israel ka man, Australia ka man, New Zealand ka man, France ka man, Germany ka man, Switzerland ka man, o sa ang sulo ka pa ng mundo na ang priority ng pera ngayon ay hindi sarili natin at ang pamilya natin, kundi ang kaligtasan ng kaluluwa. Ayaw niya ang kayamanan ng wicked ay manatili sa kamay ng wicked. Ayaw niya ang mga negosyo ay maiwan sa kamay ng mga wicked. Gusto niya ibigay sa mga anak niya. Ayaw niya na yung upuan na matataas ay nasa wicked. Gusto niya lahat nasa mga Josephs. Ayaw niya na yung posisyon ay nasa mga wicked. Ibig niya ay mga nasa living like Jesus, people of God. At dito mahirap intindihin. Malinaw sa inyo ito. Lagi ko na lang inuulit-ulit. Yung tatlong greatest harvest ng buhay nyo, ano yon? Glory harvest, soul harvest, at saka wealth harvest. Hindi po pwedeng may glory at soul harvest nang walang wealth harvest. Hindi po pwedeng may wealth harvest, may soul harvest nang walang glory harvest. Hindi po pwedeng may soul harvest, na may glory harvest nang walang wealth harvest. So they go together. Kaya, kung bumababa na ang glory ganito katindi, expect natin yung ani worldwide at expect din natin yung wealth transfer o distribution worldwide. Kaya lagi ko ang sinasabi sa lahat, sa ating mga anak na mga pastor at pastora, huwag ka lang mag-struggle, sumunod ka na lang sa inuutos ni tatay. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo kaya ang gawin yung ginagawa ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yung revelation ibinigay ng Diyos. Kaya magayuno ka ng 40 days and 40 nights, hindi mo magagawa ang gagawin ko. Dahil trabaho ko to. Hindi ikaw ang may mandate ako. Sumama ka na lang. Kaya kinakausap ko na naman kayo, mga anak ko, mga pastor at pastora, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Nagpapaalala ko sa inyo, bababa si Jesus. Siguruhin ninyo na lahat ng binababa ko sa inyo ay binababa nyo sa mga anak namin, ni nanay. Siguruhin nyo na wala kayong reservation, wala kayong hidden agenda at hidden motive. Please, huwag kang kumuha ng sakit ng ulo mo't problema sa buhay. Kung pangit ang ugali mo, maintindihan ka ng Diyos, pagtitiisin ka niya. He's a long-suffering God. Pero kung ang motive mo ang pangit, tinatapos mo ang araw mo sa mundong to. Hindi ka ito-tolerate ng God the Father. Ang stake dito ay hindi kambing, hindi isda sa bayan mo, kaluluwa, at si Kristo ang nagbayad, hindi ikaw.
At yan din ang sinasabi ko sa mga taga-ibang fellowship. Sino ka man, ano man titulo ginagamit mo, ako'y nananawagan sa inyong lahat. Nag-a-appeal, nakikiusap. Huwag na huwag kayong humarang sa move ng Diyos. Especially hindi mo naintindihan, sasagasaan ka nito. Kung hindi mo siya naintindihan, tumahimik ka. Kung hindi mo siya naintindihan, hindi abot ng theology mo at pinag-aralan, hindi abot ng doktrina niyo sa movement at coalition at fellowship na kinalalagay mo, I appeal to you and I beg you all, tumahimik at pumayapa ka. Huwag kang magkamali na mag-comment ng negative at huwag kang magpagamit sa Diablo, matatapos ang maliligayang araw mo sa buhay. Kung pangit ugali mo at stupid ka, kulang ka sa naintindihan, immature ka, naintindihan ka ng Diyos. We love you. We can suffer long to understand you. Pero pag humarang ka sa move ng Diyos at pinalabas mo na ang katotohanan ay mali, nag-suicide ka sa buhay mo. Ito ang panahon. We must take the Word of God seriously. Alam na pong ibang panahon. Nagpo tayong padaya sa Diablo na dahil siya po yung mabait at Diyos ng kahabagan, eh, okay lang yan. It is not so. Nung manawagan si Noah na silang lahat ay magsisinang kasalanan, lumapit sa Diyos na sinamba niya, sumadyos na minahal niya. At habang naubos ang araw, ang issue hindi long suffering ng Diyos. Ang issue ay matatapos na ang 120 years. Ang timetable ng Diyos. At yun ang concern ko. The other day, sabi ko kay Nanay Ellen, sabi ko, lamaki ang kabigatan ko sa puso nitong sumunod na araw. Kaya tapos ng kaarawan ni Tatay, isang araw lang ang pagitan. Dinalaw ako ng Lord. Araw-araw dinadalaw niya ako, pero itong pagdalaw na ito, iba to. At kunento ko kay Nanay, sabi niya, anong sinabi niya sa iyo? Ulit-ulitin ko raw sa inyong lahat, bababa na siya. And that is the burden I carry. And to be honest, to all of you, Jesus, I shield. I cry, and cry, and cry. At ako'y lumuhod, nakayo ko ang ulo, at ang sabi ko, Ama, tulungan mo akong tapusin ang trabaho ito. Ulit-ulitin ko raw sa inyo, bababa na siya. Ubus na ang panahon. Ubus na ang oras. Kaya ako'y nagpapaalala. Gusto ko lahat pumasok sa langit. Gusto ko lahat maligtas. Pero kung may gustong mabuhay kagaya ni Judas, wala na akong magagawa ron. May gustong mabuhay kagaya ni Ananias at Sapphira, wala na akong magagawa ron. I have done my part. I have done my best. I have done everything to save everybody. Pero kung nagdesisyon si Judas na mapahamak si Ananias at Sapphira, wala na akong magagawa ron. Pero hanggang may panahon, ako'y nagpapaalala. Sumunod tayo ng sumunod. Dahil kung walang sinasabi ang Diyos, wala akong sasabihin sa inyo. Wala ako narinig mula sa kanya, wala rin akong ituturo sa inyo. Kung wala siyang pinagagawa sa akin, wala rin tayong i-establish na gawain. Ayoko pong makotap tayo ng lahing ng mundo. Nanungo pa sinasabi, pagtahimik na naman ang mundo, okay na naman ang panahon. Yung mga anak ng Diyos, caught up na naman sa false peace, false comfort, and false promises ng mundo. Idagdag pa yung nakapalibot minsan sa inyo, mga kamag-anak nyo, ang spiritual, immature. Bagsak yung prayer life, shallow yung commitment sa Lord. So what you expect? Hindi ka maguguro noon. Hindi ka malalim mag-pray, it will affect you a lot. Dalawa lang ang option mo niyan, maglaylo sa Diyos o magpatuloy the same time, nagko-compromise ka. And of course, pag nagko-compromise ka na, yung commitment mo sa Lord, divided yan, yung love, yung giving mo, puro may restriction yan, puro may limitation yan. So marami kang biniberish yung inaalala, iniintindi, na alam mo lang walang kabuluhan lahat. Sabi ko nga nung isang araw, in a deep communion with God. Sabi ko, Father God, we are so privileged. Sabi mo, grabe revelation tinatanggap ng Jesus Shield. Hindi nauubos. Pagbago yung revelation, yung glory, alam ng lahat na bago. Kasi hindi pwedeng bago revelation mo, yung glory nagmamanifest, kagaya nung nakalipas. Walang ganun. Pag may bago ka revelation, yung manifestation ng glory, bago rin yan. Yan yung tama. Hindi na uubos. Hindi pa ako tapos isulat yung sinasabi mo, ito na naman, may sasabihin ka na naman.
Kaya nga sa mga pananalangin ko, ang pinakamaraming utterance ko dyan, in the spirit, in understanding, Father God, help me. Dahil hindi biro mga buhay yan. Even though may revelation ako na matatapos kong will ng God, Father. Pero ayoko maging complacent. Ayoko mag-bank on lang sa revelation, I will finish the will of God. In fact, ang totoo naman, salamat sa mga ano ko nagpo 40 days, lahat ng yan ay pagpasalamat namin ni Nanay sa Lord. Kayo naman ang saksi, publicly, binabanggit ko sa pulpito kung gano'n ako grateful sa inyo, sa sakripisyo ng mga buhay niyo, wala kayong kagaya. Pero ang sinasabi ko, wala pa kayo, sinabi niya na sa akin, matatapos ko ang will niya. At lahat ng sinasabi niyo sa akin, confirmation yun, edification ko yun, strengthening ko yun. Dahil nga sa tungkuling nakaatang, sa trabaho nag-aantay. It is like Joshua na nakikita niya po yung napakaraming battle na dadaanan niya. Nakita niya yung strength ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Yung equipment nila, yung machinery. So alam lang Diyos yun. Kaya ang sinasabi niya kay Joshua, huwag kang matakot. As I was with Moses, I am with you. So paulit-ulit yun, lalo na pagpupunta siya ng gyera. So yun ang ibig sabihin, ba't inuulit-ulit ang God the Father sa akin kasi nagbabago na yung Jesus Eye Shield. Wala na ako sa kalisada. Buong mundo na tayo. At hindi lang yan. Patungo na tayo sa pagtatapos ng mandato. Kaya kahit meron akong revelation, sinasabi ko sa inyong lahat, yung may mga alak tayo na, again, salamat sa mga nagpo 40 days. Salamat sa buhay nila. Kasi iba dyan, nag-berte, nagpo 40 days. Kaya sabi ko, Lord, ibigay mo yung kantimpala sa kanila. Kasi very rare yung ganun. Nag-berte, nagpo 40 days. Walang bati, wala lahat, walang pagkain, walang handaan ang kinain niya, ang presence ng Diyos. Masaya sila. Kaya sinasabi ko, magbibigay kayo para sa kanila, huwag kayong mag-limit eh. Nabigay kayo ng totoo. Dahil yung binabayaran nilang presyo, hindi biro. Sobra tayo sa revelation, matatapos natin ang kalooban ng Ama. Kahit minsan, hindi nawala sa puso ko yun. Even though may challenge yun. Saan yung challenge nun? Sa feeling mo. Saan yung challenge nun? Sa labas. Yung tot ng diablo. Kaya, inulit-ulit niya yun, idagdag pa yung challenge na kita mo yung dami ng buhay na aabutin mo. Na ayaw mong lahat ng yan ay ma-miss. At yun ang reason why I ask God for His help. Kasi iba yung leading niya sa akin kahapon eh. Iba naman yung gagawin niya leading bukas. So, kailangan yung leading niya sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng mag-relay ako na i-lead niya ako kahapon o ngayon eh. Bukas eh. Bahala na ako sa gagawin ko. Walang ganun. Hindi living like Jesus siya. Hindi walking with God yun. We must be led by God day by day. Time to time. Lalo-lalo na sa mga event na pinagagawa niya. Lahat naman ito, sila naman ang pinupuntahan eh. Mandate. Yung fulfillment. So, kailangan natin ng full protection. So, we ask for His help. Kaya when we pray, we remind God. Lord, sinabi mo sa salita mo, pag malakas ang sikat ng araw, hindi kami tatabalan ng init. Pag masyadong malamig, hindi kami sisipunin. Sinabi mo yan. So, we have to pray and remind God. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, kalinisan ng puso. Eh, buti ko, ako lang bumibiyahe. May mga kasama ko. Eh, pag meron dyan nagkasakit, nagka-problema, imbis na makatulong sa gawain niya, hindi, aakuin mo yan. Hindi mo naman pwedeng pabayaan yan. So, yun ang ibig sabihin. Spending much time in prayer, in fasting, and being alone with God is a must for me and for everybody who wants to be led by God in all things. Kaya yun ang reason why I'm saying na hiningi ko ang tulong ng Diyos. Eh, lahat naman ng Old Testament and New Testament saints, eh, lahat naman humingi ng tulong sa Diyos eh. Wala akong alam na hindi humingi ng tulong. Lahat humingi. In understanding, in the spirit, lahat humingi. Kasi nga, alam namin eh, na hindi kami pwede magtagumpay nang wala siya. At hindi siya sumama sa atin para maging flower base. Hindi siya tumira sa atin para nandyan lang siya. No. Tumira siya rin para mahayag sa pamamagitan natin para i-lead tayo, i-guide tayo. Para idikta sa atin yung gagawin natin. Ituro sa atin kung paano gagawin ito. Eh kahit may pera ka, hindi yan assurance na magtatagumpay ka na. Mahirap maging lingkod ng Diyos ang isang tao kahit tinawag siya, babae at lalaki ng Diyos na walang tatay na magde-develop ng buhay. Ganito natin to ilagay. The more we grow in the knowledge and image and likeness of Christ, the more you grow.
So, if the pastors and the bishops are not growing, the congregation will never grow. Ganun lang kasimple yun. Kaya ang nabibenefit ng pamumuhay namin kagaya ng Panginoon Jesucristo na inuna kami ng Panginoon, eh kayo. Upang ma-challenge ang faith nyo at masabi nyo, apo, pwede pala eh, kasi nagawa ni tate at nila nanay. May kung hindi namin nagawa, eh kahit anong turo namin, eh di wala kayong desire. Kasi hindi nyo nakita eh. Pero kung nakita nyo, kahit magsabi yung diablo, eh hindi ka maging kagaya ni Jesus, kasi youth ka lang eh. Hindi ka nag-aaral, kulang ka sa talino, kulang ka sa kagandahan, kulang ka sa kanya, ang dami mong kulang. Eh kung nakita mo merong nakagawa ng buhay ng Panginoon, may nakagawa ng ginawa niya, eh mas kulang pa siya sa'yo. Ano sabi mo sa diablo? Sinungaling ka, kaya ko ito kasi nagawa ni tatay eh. At kahit di ako nag-aral, kaya ko. Kasi si tatay hindi naman nakatapos eh. Ang importante, may tatay ako. Kaya, pag-aaralan niyo yung sulat na apostol, hindi nila Pablo tinataas ang sarili nila, eh, sinasabi nila ang truth. Kasi kami nga ang vessel eh. Ang will nga ng Diyos sa aming clear, hindi definition, life. At kung ano sinasabi ko sa inyo, yun yung narinig ko sa kanya. Kasi kung teaching lang yan, eh, di puro tayo ganito. Ubuksan niyo yung mga kasulatan sa kabanata, talata, paulit-ulit, tapos lipat ng lipat, tayo ka naubos sa oras natin. Yun po yung teaching. Dito hindi ganun eh. Encounter sa Diyos. Yung perfection natin, sagot sa panalangin yan. Yung worldwide apostolic revival, sagot sa prayer yan. Sa lahat ng nagaganap sa atin, hanggang maging kagaya tayo ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan, living like Jesus Christ, lahat yan ay sagot sa panalangin at pag-aayuno. Nung wala pang ministry, ako mag-isa. Nung naitayo yung ministry, ako mag-isa. Nung umusad na ang ministry, ngayon marami na tayong lahat. Marami nang sumama. Ang sabi ko, marami nang sumama, marami nang nakiisa. Hindi na mabilang. Hindi na mabilang. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo, hindi na mabilang. At yung pagtatapos natin ng kalooban ng Ama, sagot sa prayer yan. Ang talaga nagtatapos ng kalooban ng Ama at nagiging kagaya ng Panginoon na nabubuhay at nananalangin at taga-ayuno kagaya ng Panginoong Jesus. Hindi nyo pwedeng ihiwalay ang fulfillment ng will ng God the Father sa inyong prayer life. Ulitin natin, hindi nyo pwedeng ihiwalay ang fulfillment ng will ng God the Father sa inyong mga buhay sa inyong prayer life. Dahil yung inyong prayer life, as you pray like Jesus, ang magdadala sa inyo sa pagkaalam ng kalooban niya, sa pagganap ng kalooban niya at pagtatapos ng kalooban niya. At yan naman ang ehemplo ng Panginoong Jesucristo. How we prepare the way of the Lord? How we prepare the coming of God sa puso ng bawat isa, sa ating bayan, sa ating bansa, sa buong mundo, sa church? How we prepare every lives for the any moment coming of Jesus? How we prepare everybody to meet their God? How we do that? Number one, through intense, earnest, consistent, sincere, serious prayer and fasting. Yan ang buhay ng Lord, yun ang ehemplo niya. Yun si Anna, sa gitna ng katandaan. Second, through preaching the gospel with signs, wonders, and miracles. Third, to excel in giving. Siyempre, mga binibigay natin, nagagamit sa TV, radio, mission, travel, mission of love. Natapos na yung dwelling place, yung hindi mabilang na milyong gastusin yan ay mailalagay na natin sa iba. At yun yung pinipilit namin i-work out ni nanay ng mabilis at madali because time is running. At salamat sa inyong panalangin at consistency sa pagbibigay. Dapat magkasabay kasi yan eh. Yung walang tigil na bigayan para matapos yan at karunungan ng Diyos na binigay sa amin para pamahalaan yan. Kapag-pray tayo ng tamang tao, qualified na tao, hindi lang yung nag-exist ngayon. Kung magdadagdag, eh, tamang tao.
May konsensya, may takot sa Diyos. Kagaya ni Joseph, kahit walang nagbabantay, gumagawa at hindi gumagawa na sunog yung itlog. Hindi gumagawa na makakain mo yung itlog na niluto. Sabi yung trabaho, pulido. Kasi alam niyo naman yung iba, pag may foreman, saka nagtatrabaho na maganda. Pag walang foreman, eh, siya foreman. Yan yung ibig sabihin. Ay Diyos lang naman na makakagawa nun. Hindi lang yung mga present na gumagawa ngayon. Yung idadagdag pa. Eh syempre, kahit natapos siya auditorium, auditorium pa lang eh, paano yung tutuluyan ninyo? Paano yung mga prefab na yan? Kung yun ay gagawin natin, story building eh, iba pa yun. So yun ang ibig kong sabihin. Kaya dapat mabilis na matapos yan. At yun yung karunungang kinukuha namin sa Lord. Kami na nagpapasya kung isang taon tapos to, isang taon. Hindi na tayo magtatanong kung kani-kanino pa kung ilang taon to bago matapos. Kasi nakarating na kami ron eh. So we learn a lot. Para kami na magdi-decide kung kailan to matatapos. At kung kailan natin ititigil. Because we've been there. Hindi ko alam kung 6 years na yung dwelling place o magpipitong taon na yun, I don't know. Limawa, 5 taon for me. Sobra na po yun. Ayoko na magbilang pa ng 5 taon uli. Sana maintindihan niyo akong lahat. At salamat sa inyong pagkaintindi. Yan yung leadership. Siyempre, pera lang Diyos yan. At hindi lang pera niya yan. Yung panahon, ubos na. Ayoko bumaba ang Panginoon na hindi tapos yan. Kailangan bago siya bumaba, tapos yan. And everybody say? Then, hindi lang tayo nagbibigay, we excel in giving. Yan po, ikatatlo, ika-apat, we are faithful in living His life in any season, in any situation. Ito yung ginagawa natin at ginagamit nating kaparaanan para ihanda ang puso ng lahat sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Personal sa buhay nila, for them to be saved, spiritual and body. And of course, ang pinaka inaantay ng langit ay yung any moment rapture of the church. Kaya our prayers must be intense in earnest. Kagaya ng early church. They don't stop praying hanggang hindi dumadating ang Holy Spirit. And I pray na yung in-impart ng Holy Spirit sa inyo kanina na bisitasyon ay mapanatili ninyo. At kung gaano man kataas ang prayer life nyo ngayon o kahapon, ay tumaas pa siya. At masumpungan niya tayong lahat na bago siya bumaba, nabubuhay sa taimtim, maalab, maapoy, seryosong pananalangin at pag-aayo, no? Tayong lahat ay tumayo. Lahat po tayo makot pumikit. Moving, the Holy Spirit is moving. No one walking, God is walking. All head are bowed, all eyes are closed, all hearts are open, expecting to receive more. More and more. Thank you, Lord.
Heaven is wide open. The glory of God in this holy sanctuary is without limit. Just enjoy the Holy Spirit. Just enjoy His manifest presence. Ang sabi ko, ang presensya niya, kaluwalhatian niya sa lugar na ito, sa banal na lugar na ito, ay walang limitasyon. Just enjoy Him. Keep receiving and receiving. Diyan sa Zoom, sa live streaming, ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabi nyo ay walang sukat. Ang dapat nyo gawing ini-enjoy siya. Tatay, ano itong nangyayari? Tinatawag na tayo ng Panginoon. Inaanda niya na tayo sa pagbaba niya. Pabalat niya. Walang kabuluhan ang lahat ng gawa ng Diablo sa buong mundo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan malibang gamitin mo kay Kristo.
Maraya pong salamat, mabuting Ama. Sa lahat po ng bagay ginagawa mo upang maganda mong sinimulan sa amin ay matapos. Hindi ka nagsasawa magpuno, manguna, mamahala, magturo, at mag-ingat. Maraming salamat po sa iyong dakilang pagtitiis. Napakapalad namin. Na binayaan mo kami ng pag-ibig na napakatakas, napakalalim, napakahaba, napakaluwag. Salamat po na lagi mo kaming kinakausap upang ipaalam sa amin ang ginagawa mo at nais mong mangyari upang lahat ng plano, panukala, suggestion ng Diablo ay mawasak at masira. At siya'y mawala ng kabuluhan dahil siya talaga'y walang kabuluhan. Salamat po, Ama. Naniningap mo kami. Binigyan ng kaawaan, pagkalinga, natatanawin namin habang panahon na utang na loob sa iyo at ipapagpasalamat sa iyo magpakailanman. Salamat po, tinuturuan mo kaming sumunod. At pinapangunahan upang ang mandate sa maiksing panahong naiwan sa amin ay matapos. And because of everything you have done, everything you have said, as you lead us in all things, we are confident declaring the mandate is finished. This nation become a living like Jesus' nation. And billions of souls will enter heaven. And the body of Christ will be called the bride of Christ, will be raptured alive, shining in your glory. And thank you for giving us the key how to bring heaven here on earth and how to transform nation and prepare her to meet you. And that is praying and fasting like our Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, na hinahatak mo ang aming mga panalangin sa mas mataas pang antas, ang aming mga pag-aayon at ang aming dalang kabanalan ay nilalagay mo at pinapantay sa mataas na kabanalan at konsekrasyon ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa pamamagitan namin ay mahayag ka sa lahat. At lahat ng ginawa mo ay gagawin namin. Dahil kung ano kay ganun kami at kung ano meron kay meron kami. At higit po sa lahat, maraming salamat, Panginoong Isus, sa salita mo na anuman ang hingiin namin sama sa pangalan mo, ay ibibigay mo. We will pray more and thank you in advance for all these answers prayer. In Jesus' name, receive all the honor. Receive all the praise. Receive all the glory. For you alone are worthy. And everyone who pray like Jesus, who finish the will of the Father, agree with me and everybody say, Amen and Amen. The ministry's upcoming events. Season of Prayer and Fasting on February 27 to March 4, 2023. Monday to Saturday, 24 hours prayer at the ministry's main church. Living Like Jesus Youth Centralized Service,
on March 4, 2023, Saturday at 2 p.m. at the ministry's main church. Oras ng Himala, 30th year, glorious, greatest, grandest, living like Jesus anniversary with theme, His Glory Reveals. On March 17 to 19, 2023, Friday to Sunday at the ministry's main church. And on March 21, 2023, Tuesday at Smart Araneta Coliseum, General Rojas Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Living Like Jesus Family Camp on April 5 to 8, 2023, Wednesday to Saturday. Attend, invite friends and loved ones. Bring all the sick and the afflicted, and receive your miracles and abundant blessings. Free admission. Experience God's amazing glory. It is not enough to receive. God must possess you. Receive your miracles. Ang kangyarihan po ng Panginoon ay sobra kay sa cancer. Saan na naman po yung cancer? Kay sa pagkabulag, pagkabingi. Ano na po kayo, Apostol? Ngayon po, malinaw na po aking pagkinig. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. And be blessed in all aspects of your life. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At Oras ng Himala, miracle after miracle explosion. The live services of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Attend to our Living Like Jesus Sunday miracle services at the ministry's main church. Come join us. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted. Free admission. God's resources for your success. Avail at the Living Like Jesus bookstore at www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters. Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual. And the Anointed Prayer Cloths. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His word to perform it, Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God! Greater, Greater, Greater. Experiencing the Greater Glory of God. Holy Spirit, Thou art welcome. And his latest worship album in CD entitled Goodness of God, Hallelujah, Lord, I want to see you face to face. I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the woman of God, Prophetess Elena G. Carrillo. For order, kindly visit our main church.
or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. The love of the Father, His goodness and faithfulness be with you always. Tayo po'y nabubuhay sa atin pong pinaka-glorious, greatest, grandest life. At ito pong anihang ito ay para po sa atin. Ano po yung mga anihang ito? Glory Harvest, the greatest Holy Spirit invasion. Soul Harvest, nationwide and worldwide. Wealth Harvest, the wealth of heaven and the wealth of the wicked. At gusto ko pong siguruhin na ang mga wealth na ito, na matagal na po nating pinopropesiya at nagsisimula na po siyang maganap at siya po'y tuloy-tuloy hanggang siya po'y maging kompleto. At tayo po'y ma-rapture na perfectly healthy, very wealthy, shining His glory, living His life, finishing the mandate. For in this world, we are like Jesus. Ay inyo pong matatamo. Kaya ako po'y magbibigay sa inyo ng dalawa pong scripture na napakalagang atin pong paniwalaan, kagaya ng dati niyong ginagawa. Ay kung meron po ritong utos ay atin pong gampanan. Ang una po ay ang nasa Ecclesiastes 2:26. At ang sabi puro na ay ganito, God gives joy, peace, wisdom to those who pleases Him. And He also give the task to the sinners, and that is to gather and to collect. And that is their wealth. At yung wealth pong yan ay ibibigay ng Diyos sa mga anak niyang kinalulugdan. At kayo po yun. Yun po ang Living Like Jesus Church. Tayo po yun, the end time bride of Jesus Christ. Dito po sa passage na ito, yung maliwanag po na ibibigay ito sa atin ng Diyos ng libre. Hindi natin ito pagpapaguran, hindi natin ito paghihirapan. Ito po ay libre. Libreng libre, libreng libre. Kaya nga po, ang sabi God gives, ang ibig sabihin, siya po ay gift. Dahil ang lahat po ng biyaya po ng Diyos ay regalo niya sa atin. Hindi ito pagpapaguran. Lagi yung sinasabi, ang mga wicked po ang nag-ipon, tayo po ang mag-withdraw. Sila ang nagtago, tayo po ang maglalabas ng pera. Sila po ang nagtabi, tayo po ang magbibilang. Sila po ang nagtayo ng bahay, tayo po ang titira. Sila ang nagluto, tayo ang kakain. Sila po ang nagtanim, tayo po ang aani. Kaya napakalaga ang bagay pong ito ay atin pong maintindihan, atin pong maunawaan, at ito po ay maging buhay na buhay sa ating lahat. Ito po ay para sa atin. Ay ikalawa ay nasa Proverbs 11:24-25. Ang sabi po ron, pinagpapala ng Diyos ang mapagkaloob at ang madamot ay naghihirap. At yung daw po mapagkaloob ay mayaman at ang madamot daw po ay naghihirap. Kaya ang susi po upang ito po ay matamo natin, dahil ang gusto niya po from being blessed will become wealthy at yun pong wealth ng wicked, tayo po ay mabuhay sa pagbibigay, maging generous at mag-excel sa giving. Now, ang Diyos po ang gumagawa ng paraan upang tayo po i-bless. Paano niya po ginagawa yun? Sa pamamagitan po ng pagbibigay. Ito pong atin pong anniversary na magaganap sa Araneta Coliseo. This March 17, 18, 19, and 21 ay isang door para ang bawat isa po sa atin ay mabless. Huwag lamang po tayo magbigay ng basta-basta. Give your best. Be led by God. At tayo po mga chapters, let us see to it. Ang atin po mga ibinibigay. Last year, ay hindi po kagaya ngayon, huwag lang po natin siyang doblehin. Let us excel in giving. Let us give more, more, and more, and more, and more, and more. As the Spirit of God lead us. At huwag natin kakalimutan ang sabi ng Panginoong Jesus, sa ating pagbibigay, tayo po itatanggap. Luke 6:38. Sa mga minamahal, malinaw po ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay buhay, ang kapahayagan ay ngayon na. Kaya ihulog po natin ating mga kalob sa bank account ng ministry. Sabihin niyo po, ito po ay
para sa ating dadating na anniversary. At isama niyo po siya sa pananalangin at pag-ayon. Dahil ang tagumpay po ng gawain ay nasa ating collective, corporate, prayer, fasting, and generous, consistent giving. At sulatan niyo po ako, tawagan, ibalitan niyo po sa akin kung gaano kalaking biyaya ang inyo pong naranasan, bunga po ng pagbibigay nito. Huwag natin kakalimutan, those who believe the word of God always receive. And those who give prosper, and those who expect are blessed by God tremendously. The wealth of the wicked is for you. And I pray today, Father God, na lahat po ng inabot ng tinig ng iyong lingkod ay magre-reply, magre-response, at ito po ay magkakalab ng masagana upang sila'y tumanggap ng gustong takal, siksik, liglig, umaapot, walang sukat, paglagyan. Prove to them, thy word is truth. Bless everybody. At ang bawat chapters na mag-excel sa pagbibigay ay breakthrough mo, lalo-lalo na po yung mga nangangailangan po nito at yung dati nang naka-breakthrough, soaring high, ay patuloy mo pong ilagay sa mataas na kalagayan. Salamat po na kami po yung sinugod mo. And visit Araneta Coliseum, Father God. From EDSA to Araneta, let your glory show up and all kinds of miracle happen. So receive the anointing to prosper. Now, receive it in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus Gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus Gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events. Part of this God's greatest end time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.